Ngayon medyo, hindi ako nakabahan kasi kampante ako. Sinama ko yung, kasama akong dalawang kaibigan, tsaka yung dating bike mechanic ng Bisikleta Manila para may kapwentuhan, mawala yung kaba. Saging, iba pa rin talaga yung totoong potassium na nagbibigay sa atin na natural food. Saging, tapos syempre meron tayong Krispy Kreme na sugar rush. Kailangan natin yung before race. Diba? Huwag din tayo kumain ng masyadong marami kasi baka during race maihi ka or maechas ka. Diba? Yung tama lang, mag-celebrate ka after. Diba? Hi guys, yan, on the way na ako sa ultra gravel race. Time check 2:08 AM. Patulog pa lang ako niyan, nanonood pa ako Netflix. Pero yan, kailangan natin magawa to, achievement to, first time ko. And dito may isa akong kasama, James Bo. So, aming dalawa yung mag-race and support. And EJK. So, let's go. Mamaya papakita ko sa inyo. Time check. 2:40 AM. Medyo naligaw kami dito sa NLEX kasi pumasok kami sa bandang Espanya. Tapos wala silang masyadong signage doon. NLEX. Lumabas ulit kami ng Pamindanao Avenue. So ngayon, nakabalik lang kami, NLEX sa ulit. Going to Tarlac. So, ayan, makakarating din kami. 1 hour and 30 minutes yung biyahe sa Dolores exit. Papuntang Clark's Stadium. Ayun. Papagas muna kami, tapos bibili lang ako ng konting chik-chak pa para may energy. Nakabili na tayo ng Burger McDo. Favorite ko yan eh. Cheeseburger. Makakain muna ako para meron laman yung chan ko bago mag-bike. Uy, kasabayan, may mga bikes. Naka-excite din kasi mga ibang riders, ayan, bumabiyahe na sila ng ganito kaaga. So ayan ay R ko, mukhang malapit-lapit na tayo sa New Clark City. So nandito kami sa parking. Itong mga oras na to, medyo kinakabahan na ako. Bumaba na ako at inaayos na namin yung bike. Dalawang bike yung nilagay namin sa kotse. Una yung kay James, inaayos namin kasi yun yung una kong nakuha. Pangalawa itong bike ko. Kinakabit na namin yung gulong sa harap. Sinecheck ko rin kung yung rotor disc niya is sumasayad sa disc brake. So, ayan. Mga kasamahan namin, meron silang dalang ilaw. Hayaan nyo next time, magdadala rin akong ilaw tsaka tent para pwede ako mag-camping dyan. Hindi, biro lang. So, itong mga oras na ito, piniprepare ko na yung mga kailangan ko sa ride. Mga extrang inner tubes. Mga tools. Ayan, hinahanda ko na para hindi ako kabahan, nililibang ko yung sarili ko. So, ito na isang kaibigan, si Jeff. Mag-represent din siya ng Sprinto. Sinama ko siya dito. Lahat kami first time namin mag-gravel race. So, habang hinahanap niya ako, hindi niya alam, pumadyak-padyak na ako. Para ma-check ko yung bike ko, kung naka-tuning ba siya, kung may problema. Inagahan ko din talaga yung alis kasi alam ko may pila dito pag ginawa yung race bib number. Tapos si James, tinatanong ko, kinakabahan siya. Ang sagot niya sa akin, yes sir, nagugutom ako. Tapos sinecheck ko din yung bike ko, syempre baka sa bandang huli may aberya pa. Kinakabahan kasi tinatawag na yung mga party pacers eh, yung 50 kilometers din sa ultra gravel race. So, harapin natin yan, let's face it, kung ano mangyayari, tingnan natin kung kakayanin natin. Basta matapos, you don't need to race, just enjoy the ride. At ito yung lucky number na nabigay sa akin, number 655. Akala ko 6 AM yung ride out. Yung pala 5:30. Ihi pa ako sana, kaso sabi ko, nag-start na, sa daan na lang. So ito, sinabihan ko yung mga kasama ko, yung team Sprinto namin. Dito sa starting line, magkanya-kanya muna tayo, magkita na lang tayo after ilang kilometers. Sabay-sabay tayo. So ayan, kanya-kanya kaming diskarte kung paano makakalusot dito sa starting line.
dami talaga. Sobrang dami na dyan sa party place. 50 kilometers. So ayan, ito yung isa sa mga ruta. Ito yung lupa dito, medyo tuyo. Nag-rolling naman ng maayos yung gulong. Ang pinili ko pala dito na gulong is 40C na Maxxis Ravager. Kasi para sure, actually yung ginagamit ko pagka mga gravel talaga, 35C lang or 38. Buti na nag-40C ako, nakinigaw sa mekaniko namin. So dito, ang daming mga bato. Talagang dapat nakinig ako na dadaanan mo lang talaga yung mga bato. Hindi ka pwedeng, wala nang masyadong mga break dito eh. Talagang rolling ka lang kasi yung mga lupa madulas. Tapos yung mga bato malalaki. Talagang kinakabahan na ako dito sa mga part na to. Usually pag nag-ride naman ako, mga road bike lang talaga, mga kalsada lang talaga sa atin, mga patag. So ayan, yung nasa harap ko si ano yan, Oli. Talaga isa rin sa mga nag-presenta sa sprinto. So salamat kay Oli kasi meron siyang navigation, meron siyang mapa. Ako hindi naman ako nakapag-download or hindi ko nakuha yung ruta nito. Ayan, dito medyo nakakaba na talaga. Sa kalsada naman, minsan meron mga tao. Maganda dito, gravel race siya, pero hindi siya talaga nag-race. Actually, matapos mo lang talagang achievement na yun sa buhay mo. Matapos mo lang na maayos, nang hindi ka pinupulikat. Pero meron mga time dito, pagdating ng 25 kilometers to 30, medyo pinupulikat na yung kanan tuhod ko. Dito, kinakabahan ako. Pero nakikita ko yung mga nagbabike, diretso lang sila, wala, diretso lang. Daanan mo lang yung mga bato lahat. Tapos yung mga riders naman, alam mo yun, parang isang community talaga, mababait. Talagang may naipagkwentuhan sa'yo. Diba? Tapos ayan, ito, may mga bato na rin. Nakikita nyo naman, dumudulas naman yung gulong ko. First time eh. Siguro sa next, mas alam ko na yung gagamitin ko talaga. Ayan, mga naghihinto, yung mga iba, bababa talaga sila, hinto sila, magpipicture, ini-enjoy nila yung ride. Talagang yung nature talaga natin, talagang binibidyohan nila. Tapos meron din mga partners talagang naghihintayan din. Ito maganda dito kasi feeling ko ako lang yun. Ako lang mag-isa nagbabike. Pero meron ako kasama sa likod ko. Yan, dito mga lupa dito parang madulas din. So, iwasan mo lang talaga. Basta ang technique lang naman, pedal ka lang ng pedal. Pagka madulas, pag nasa sand ka talaga na parang lahar, Lubak game. Gamitan mo ng malaking plato sa likod para rolling lang siya. Huwag kang pipigil, huwag kang mag-brake kasi dudulas ka talaga. Ayan, tingnan nyo. Oh, diba? Meron din mga putik din. Buti na lang hindi umulan. Siguro pag umulan, mas madulas yan. Tsaka yung gulong mo kakapitan talaga ng mga putik. At saka guys, huminto din ako kasi naramdaman kong pulikatin sa mga 30 kilometers. Huminto ako. Sabi ko nga sa sarili ko, parang kailangan ko siya matapos. Siyempre, the first time, puro forma. Tsot-tsot pa ako ng sprinto. Sprinto, salamat nga pala sa sunglasses. At ito yung patag na masarap. Kasi dire-diretso lang yan. Meron ding ahon, pero hindi naman ganun kahaba. Pero may ahon na meron din mga puro bato. Ayan. So, maganda kasi makikita mo yung mga iba't ibang mga riders din, mga nagbabike. Kanya-kanyang technique. Tapos guys, ang marirecommend ko lang sa inyo, maging handa kayo dapat sa race, magdala kayo ng mga tools in case masiraan kayo, lube para sa kadena nyo, inner tube sa extra, kumaflatan, huwag naman sana. Tapos syempre importante, pagkain. Kasi dapat talagang inaalagaan Putina. Mo every 30 minutes or 1 hour. Putina. Kumain ka. Kasi mahirap pag umatake ang pulikat, hindi mo yan mababawi. Diba? So ayan, dumadami na ulit kami. And minsan maunahan mo sila, tapos maunahan ka din nila. Nagkakitaan din kayo. Ha? Hindi ka rin naman din maliligaw kasi meron at meron kang makikita ang mga riders sa kalsada. Yan. Sabi ko nga what more kung nag 160 ako, baka sumuka na ako ng dugo. Pero enjoy naman, enjoy tong 50 kilometers na party pace. Ang galing nung gumawa ng ruta nito, sobrang galing. Talagang enjoy. Hindi siya madali. Para sa akin mahirap siya kasi first
sa mga gravel ano, sa mga nag-gravel na dati ng mga nag-race. Alam niyo na 'yung mga kalsada diyan. Ayan, palusong na. Sayang eh, meron doon ako nadaanan mga kalabaw eh, mga nakaparadang kalabaw, hindi ko na videoan. Mapapansin nyo, paiba-iba itong video ko kasi ino-on-off ko siya. Nagpo-full memory. Hindi ko na-delete yung ano, yung mga ibang videos sa, ano, sa 360. Ayan, masaya siya, enjoy. Sabi ko nga eh, bakit ngilaw nag-join sa ganitong race, sa gravel? Ang dami ko naging gravel bike, pero hindi ko na maximize. Diba? So kung sa mga susunod na mga race, mag-a-assemble talaga ako ng gravel talaga na clean ko, mas pwede dito. Magtatanong tayo sa mga experto. Ano talaga yung mga techniques. Hindi naman masama magtanong. Lahat naman tayo nagsisimula sa walang alam. Dream bike ko. Gagamitin ko dito siguro. Ito, ito nga pala si James Boy. Ayan, isa rin sa mga kasama ko yan. Sprinto yan. Team Sprinto. Ang dream bike ko is, siguro kung gagamit ako sa gravel race, siguro yung Titanium. Nagkaroon na ako dati, Linsky GR300. Mag-a-assemble ako niyan. Kasi para sa akin, may mga gumagamit naman ng mga carbon ng mga gravel bike. Siyempre, yung mga branded talaga. Matitibay naman kahit hindi branded talagang. Nasa gumagamit yan. Nagulat nga ako, naka-carbon sila. Ako, ginamit ko dito kasi alloy. Alloy tapos carbon na fork. So, bibiling ko eh, siguro Linsky. Assemblein ko siya. Hindi ko na maximize yung dati yung Linsky. Gravel yun. Sayang, ang dami ko nakita naka-Linsky dito. Gagawa ako. Ayan, ito, itong daan na to, hirap na to. Tsaka yung mga ganito maikipot, pag yung nasa harap mo, huminto, lahat kayo hintuan, papunta sa likod, maglalakad talaga kayo. Part of ano yan, part of ano, race. Nangyari yun, sa bandang umpisa namin, paahon, tapos maraming dahon sa mga bato, huminto yung isa sa harap, nagintuan na lahat, para siyang domino. So, ayan, lusong, tapos marami talaga mga bato eh. Dadaanan mo lang. To ang ganda nitong dinaanan namin na to. Parang wala kang makita sa paligid kasi ang taas ng lupa. Para kaming dumaan sa ano, sa daanan ng tubig. Yung ano, ang tawag dyan, parang cover lahat eh. So ayan, ang ganda talaga ng ano, nature. Ang sarap mag-gravel. Ang difference ng road sa gravel is nakapag-join ako before duathlon, naka-road bike ako. Yun talaga race. Race talaga yun. Itong gravel is talagang kailangan mo enjoy. Enjoy mo yung kalsada na dinadaanan mo. Kung adventurous ka, ito bagay sa'yo. Kung mahilig ka talaga sa mga ganyan, sa mga trail, ito talaga. Ang kinaibahan lang ginagamit sa trail, MTB. Pero may mga naka-MTB dito, may mga shocks yung harap. So, talagang makikita mo sila, mabibilis din. Depende, kahit anong gamitin mong bike naman dito. Yan. Yung mga iba humihinto, syempre, hindi naman tayo pare-parehas ng lakas. Huminto rin naman din ako. So, kanya-kanya yan, basta matapos mo lang. Yung huminto pala ako, nung around 30 kilometers na, kumain ako sa... Buti may nakita akong tindahan. Kumain ako ng anim na fudgy bar na hindi naman ako kumakain. Tapos apat na coke. Seryoso, pinagkasya ko sa tiyan yun kahit hindi naman ako ganun mahilig sa matamis. Talagang pinil ko ubusin. Pero wala, late na eh. Umaatak na talaga yung pulikat ko sa kanan tuhod. Pero, tinapos ko pa rin siya. Huminto ako maraming beses din. Apat na beses ako huminto. Eh, naghihintayan din naman kami ng kasama ko. So ito, may part dito na parang dudulas ako eh, alam ko eh. Kasi ito, maano, yung malikot din yung ano eh, mga bato-bato. Pag yung handling ko, maano rin. Ayan, so marami talagang bato, aahon ka ng dadaan ka sa batong malalaki. Ayan, chill ride lang tayo. And so far naman, natapos ko siya ng maayos. Walang
walang ano, aksidente or wala naman nasira sa bike ko, na flat, wala naman. Wala namang ano, walang palpak. So, sa susunod, sasali pa ako ulit sa gravel race. Kahit sinong ano, kahit sino yung organizer niyan. Pag meron akong nabalitaan, sasali ako. Ito yung part na pinaka gusto ko eh. Parang kang nagbabike sa, nasa gitna ka ng lupa, wala kang makita. So, yun lang. Nakita mo parang ang tataas ng mga plato nila sa likod. Talagang rolling ka lang dapat. Pedal lang ng pedal. Matatapos din yan. Subukan nyo guys, gravel race. Looking for next. Try another one. First time bike ko. Sobrang dumi. The aftermath. Yes. The aftermath. Si James, yan yung nag-push sa akin. Tapusin yung 50 kilometers. So, the best. Ang sarap ng experience. Ang ganda ng ruta. And, ulitin natin to. Oh, dumi.